But the Lord is with me as a mighty, terrible one. Therefore, my persecutors shall stumble, and they shall not prevail. They shall be greatly ashamed, for they shall not prosper. Their everlasting confusion shall never be forgotten. But O Lord of hosts, that tries the righteous, and seest the reins and the heart, let me see thy vengeance on them. For unto thee have I opened my cross. Okay, pansin niyo rin sa verse 9, but his word was in my heart as a burning fire, shut up in the bones. Okay, let's pray. Panginoon, salamat. Sinabi ko po sa salita. Kayo po ay Panginoon na minsan ay hindi na yung maintindihan, Panginoon, but nagpapakilala kayo si Jeremiah ay pinili sa kanyang pagkabata, Panginoon, even his mother's womb. At pinireform niya, Lord, pakilala na namin si Jeremiah bilang lingkod. Father namin, kanyang buhay, aming buhay sa kanya, kailangan siya katapang, Panginoon, at nagtapat sa iyo, Panginoon. We pray na yung church, Panginoon, ay mapatuloy at lilingkod sa inyo. Sa inyong umaga at hapon, Panginoon, magandang hapon, we pray na tumimod sa aming puso, Panginoon, na napili kami na naglilingkod sa inyo, especially, Lord, na maaaring natin sila tayo dahil dito pa kami nagkakaroon na knowledge about you. So we pray na kayo mag- Pero ang puso ng isip ng Panginoon. In the same way. Amen. Salamat po na po. Amen. So again, ang title po nito, ang kanina umaga, hindi namin talaga tinapos kasi wala kayo eh. Ang sa inyo. Ang mga pala. Kanina mo sinabi. Ako si JC. Kaya na lang, paalala nyo. Bago tayo kumanta mo niya, paalala mo ngayon. Kasi papalitan doon yung update yun. Okay, excited kasi tayo eh. Okay, so ang title ko nito, His Word, was in my heart, but His Word was in my heart. Ito po yung character study ni Jeremiah, kung saan makilala natin si Jeremiah. Hindi po madalas na mag-aralan. Well, medyo negative yung book sa Israel. Ito po yung dahilan, hindi ko alam. Pero definitely, title is, but His Word was meant in my heart. And then, hindi na ako mag-ganito eh. So, sabihin ng Jeremiah, exaltation of the Lord, by Jehovah exalt or exalted of the Lord. So, binanggit natin last time, sa mga narin ko kanina, personal life ni Jeremiah, sino si Jeremiah, anak siya ng priest, priest din siya. Pero, kinagalitan siya, kanya mga kamag-anak, dahil siya nga po itutunay na lingkod ng Diyos, hindi sila, baga na sasaktan sila sa sinasabi ni Jeremiah. Kahit totoo, kahit sinasabi ng Diyos. So, tama ba yun? Kaya lesson doon, minsan kailangan nyo maglingkod kayo ng Diyos. Iasahan nyo na may mga kalaban sa inyo. Hindi lahat susuporta sa inyo. Amen? Amen. Kasi nga, ganyan nangyari sa wala, wala siyang asawa, sa inutusan specifically ng Diyos. Huwag ka siya mag-asawa dahil sa yung panahon na kung nasaan siya talagang hindi madali. Okay, yun yung process o yun yung mismong time na sasakupin yung Judah, then punta pa sila ng Egypt. So, hindi makakatulong sa kanyang asawa. Okay, and then pinili siya, bata pa siya, nasa mother's womb pa, pinili siya ng Diyos para maging prophet, preacher. So, yun, yung buhay niya, nakipag, sinabing, he plead with Judah, so pinapakiusapan ng Diyos na, Lord, pwede ba huwag niyang patayin itong mga to, yung sabi ng Diyos eh. Dahil sa mga kasalanan ng Judah, uubusin sila.
Pero actually, kung nag-turn lang sila noon, nag-repent yung Judah, hindi matutupad yun. Pwede namang gawin ng Diyos yun eh. Gusto niyo nga, ganun eh. Amen? Amen. Kaya yung lesson kanina, yung mga kapataan, pag sinasabihan na kayo, ganito gawin nyo, alam nyo yung tama, yung sabi ng Diyos, makinig na kayo. Amen? Amen. Hindi yung alam mong mali ka na, tuloy-tuloy ka lang. Kasi mga pahamak ka. Kung sa case nila talagang napahamak sila, ubos sila, alam nyo yung kwento. And then, so, yun na, winalning niya yung buong buhay. Pero, nag-stimulize ministry niya, winalning niya yung Judah na sasakupin sila. Sabi niya, hindi ko sasakupin. May sinakop na sila. May first wave, second wave, third wave din eh. Nasakop na sila nung first wave. Dapat takot na sila sa Diyos eh. Totoo pala yung sinabi ng Diyos. Hindi pa rin. So, ganun din sila ng mga young people. De, pag napalo, ay, kasi nagagawin niya. Ay, wala na, mga okay na. Hindi na ako mapaluin yun. Inawaning ka na naman. Napalo ka na naman. Galit ka pa. Nasabihan ka na naman. Hindi, wala na. Hindi na ako mapalo. Napalo ka na nga nung di mapalo ulit. Ano, ganun sila nangyayas sa tatlong beses. Buti nga di sila pinabagsak ng ano, bandang uli. Talaga sinunog na sila. Wala nakita. Ang kulit eh. So, ganun ang nangyayas sa kanila. So, iniyakan niya po yung Judah. At actually, hanggang matapos yun, Lamentation, iniyakan niya yun. Kasi ganun po siya mapag, mahal, naawa sa kanila. Pero siya, sinalba siya ng Diyos, hindi nga na ba, ginagulpi rin siya. Pero hindi siya pinatay ng captor sila, pinalaya nga siya eh. May condition pa sa akin, ang gusto mo, sumama ka sa amin, alaga kita. Gusto mo, binigyan pa siya ng pera. Hindi, Jeremiah eh. So, ano pa? So, yung basically, yun na yun. Wala kayong umaga, medyo dinin ako rin ba. Pero, yung points natin ngayong hapon, hanggang kanina umaga, ay, again, ba't may character study para maintindihan natin, makilala natin yung character. Pag nakilala mo yung character, magkakaroon ka ng maganda idea sa kalooban ng Diyos. Kung paano siya kumikilos, okay? Kung paano siya hindi kumikilos, siya saan nautuwa, siya saan nagagalit, ganun po yan. Kaya maganda yung last week, tapos ngayon ulit, character study, si Jeremiah. Makilala si Jeremiah? Bilis lang. Basta siya isa sa mga prophet, isa pinakamagaling, pinakamatapang, na paborito ko actually. Pinakamahaba yung book niya. In a way, may pagkaulit-ulit. Pero, ba't pinapaulit-ulit? Ayaw niyo ba na, sino gusto na pinapaulit-ulit? Magsimba ka, mag-church ka, magbasa ka ng Bible. Ay, paulit-ulit naman, nakakasal. Eh, importante yun, di ba? Gusto mo, huwag ka na kumain. Kumain ka. Muna ang palalahanan, alam mo na yan eh. Pero, maaga ang gumising, maaga ka sa church. Basa ang Bible, mag-pray ka. Kailangan talagang ulit-ulitin kasi minsan yung tao hindi na natututo. So, ganun kaya si Jeremiah. Paulit-ulit. Baka sakaling magising tong mga to, magsumunod sa Diyos. Kaso hindi nangyari niya. Okay. And then actually, pati yung mga ibang bansa, niwantingan niya rin. Gandang huli eh. So, point number one, para makilala natin si Jeremiah, isa mga nangyari sa kanya, isa nabasa nga natin doon kanina sa verse 7, sabi doon. Oh Lord, the host deceived me. Lord, parang niloko siya ng Diyos. Niloko ba ang Diyos? Hindi. Kaso feeling niya, niloko siya. Kasi yung pagkakaunawa niya, ano yung gagawin niya, nung nangyayari na, siguro in-expect niya magbabago yung mga tao. Ibang tao magawa na, hindi pala magbabago yung mga to. So, hindi nagbago yung mga tao. So, kaya ganun nangyari sa kanya. So, lesson natin dyan kanina, sa ministry, ganun. Actually, kung mapagmahal kang tao, matatanasan mo yung kapigan yan. Diba, katulad may anak ka, o ma-stain ka dyan. Binabi na, huwag pa ulit! Makinig lang! May kinig yan, isang oras. Bukas, nakatulog na, nakakalimutan ng instruction.
Sinabi ng huwag maingay, huwag makulit, magbasa ng Bible, mag-aral ng mabuti, makalimut, papalalahan ng mga lang, di ba? So, nakataasal din. So, paglingkod ka ng Diyos, lalo na. Yung mabuti yung mga anak mo lang, cute yan, kaya mukha mo pa eh. Diba? Kaya mapag-tsagaan mo yan, eh, paano ibang tao? Kaya mo yun? Hindi mo ano-ano? Sinasabi mo na sa kanya yung sinabi ng Diyos, ayaw pa rin. So, nakakaiyak talaga, nakaka-depress. Amen? Ang feeling niya dito, niloloko pa siya. You know, I am in derision daily. Okay lang, asarin ka isang beses, dalawang beses, panong araw-araw. Kasi nga, palibasa, ginagawa niya kasi yung kalooban ng Diyos. Yung ba sa atin, kaya hindi tayo nakakaranas ng persecution? Yung ba sa atin, pastor, ba't ako, Kristiyano naman ako, hindi naman, wala naman naloloko sa akin. Siguro, katulad ng mga anak ko, secure na secure dito yan, hindi naman yan lumalabas. So ito, sumasama na sa amin. Hindi mo talaga makaranasan yung persecution. Pero pag naranasan, pag yan, adult ka na, lolokoy ka ng kakabaho mo, asarin ka ng sino dyan, di ba? Doon pa lang maranasan. Si Jeremiah kasi ganun. Pag sinabi ng Diyos, mag-preach ka sa temple, and dahil tao. Yun nga gusto ng Diyos eh, sabi niya. Sabi niya doon sa Jeremiah, sa tenga ng lahat ng tao ko, doon ka mag-preach. Yung iba, nag-preach sa pulpit, wala sa public, sila-sila lang nag-gubulahan doon. Hindi lang pinapalang yung turo nila. Kung di man, nagla-live din, iniiwasan nila yung mga topic ng controversial. Ganyan yung mga yan. Mga ECF, Catholic. Kasi gusto lang nila acceptance sa tao. Kaya di naloloko yung mga yan. Sikat pa sila eh. Kasi si Jeremiah, yung tunay na lingkod ng Diyos, nako, na-depress na. Sobrang araw-araw eh. So lesson, pag maglilingkod ka sa Diyos, handa mo yung puso mo, yung dibdib mo. Lolokoy ka pag sisinungalingan ka ng ibang tao. Magsasalita na kasi nungalingan about you. Nakahanda ka ba? So dapat, makapaglingkod ka ng mabuti sa Diyos, ihanda mo yung dibdib mo. Hindi yung sinabihin ako ganyan, ako ganyan daw ako, ayoko na maglingkod sa Diyos. Nahirap pala yan. Doon na lang ako sa ano, ako na lang yung taga-piano. Maganda naman yan, kaso, ano nga kung preacher ka dapat? Saka actually, lahat na tayo dapat soul winner. Amen. Nalabanan natin yung ano, false teaching. Amen? Amen. Sana nakaka-relate siya na. Okay. Salamat pala, nalitas yung nanay ni Chelsea, tatay. Amen? Amen. Tanong ko siya mamaya, follow up niyo, mag-pray niyo, huwag niyo lokohin. Very simple yun tayo, salamat. Oh, makakatulong kasi yun, hindi niyo makakalimutan. Amen. Amen. Magal natin pinag-pray yun. Wait naman pala eh, nahiyain lang. Okay, yan sa bako. So yun, so number two, ano pa nangyari kay Jeremiah, pangamilala natin siya? Sobrang depressed niya, kanina depressed lang siya. Sabi sa verse 9, Then I said, I will not make mention of him. Sinasabi niya si Jesus ang Diyos. So dati, pinipis siya ang Panginoon, pero dumating sa point ng buhay niya, mamira. Lagi nang niloloko, yoko na. Hindi ko na sasabihin ang kanyang pangalan. No? So sino na pinutusan kayo na ano, ano bang ayaw niyo ako to sa inyo? Yung ko lang mag-hugas ng pinggan! Hugas ng hugas! Mas magagaling yung nanay, di ba? Huwag ka kumain! Atay ka, gagasasawa kang mag-hugas. Hindi ka nag-asawa kumain, di ba? Hindi pwede yun. Pero, mamaya ko na tatakil yung pangalawang point dyan. So dito na tayo ngayon sa 3. Alam nyo ba na ito ha, yung mga tao ngayon, mga preacher even, hindi na yan nagsumisigaw sa pulpit. Okay, puro intellectual ano lang yan. Kalibasa, yung mga ano, kaibigan niya na lahat, na-impress sa ganda ng church. So, hindi niya kailangan sumigaw. At mag, totoong preach, ang totoong preaching, ano, sabihin mo yung mali. Kanina, kinausap ako ni Kuya, okay.
In-explain ko naman. Parang may sinasabi siya eh. Okay lang yun. Kasi at least open siya, di ba? So siguro napansin niya nga, yung matalim yung hila ni Pastor ha. Eh, ganun po talaga, in-explain ko. Para sa atin po lahat yan. Hindi lang kayo yan, lahat yan may tama. Dahil totoo naman yun. Ako po minsan, pag nagpipigil ako, alam niyo ibig sabihin yun, baka may tama rin ako. Kasi pag may ano, nakikita ako ng mga anak ko, kung baka misis. Sinabi kong ganyan, di saka po eh. Diba? Kaya, pag nag-test po ako dito matindi, sakul tayo lahat doon. Amen? Walang makapagsabi na sila lang yun. Ako wala. Yung nagsabi sa inyo gano'n, sabi sa akin. Okay, guess nyo ba? Amen. Okay, so, yan, so hindi sila nag, tulad yun, sinasabi ko sa inyo, bawal ang baklali ng mga ganyan, di ba, matalim ang dila ako. Sa totoo lang, bakit din yung pastor, hindi ko gusto yan. Tabas ng dila mo, salamat ha. Ba't ganun? Pastor, yung sinasabihan mo itong mga false prophet, dapat mamatay na ito eh. Sumayin, di ba? At hindi natin ginawa ni Jeremiah. Sinabi niya. Ito. Dalaban ito rin na yung personal life niya, di ba? Kinalaban siya, ipinagpamilya niya, pinagbintangan siya tayo doon. Hindi ko sabi ganun ng bagay yun. Pero yung naginawa sa kanya, kasi parang sinasabi niya, lunusok ang Babylon, upos tayo! O siyempre, pag sarili mong bansa yan, ano sinasabi mo? Kung saan ko dito? O sumuko na tayo sa China! Pag sinabi kong ganyan, anong mangyayari sa inyo? Sabihin nyo, parang spy ito, parang, sino makakapin mo? Diba? Labanan natin. Pero kaso, ang pagkakaiba, sinabi mismo sa kanya ng Diyos. Na ito ang mangyayari, pag hindi kayo nagbago, ubos kayo, hindi kayo mananalo. Sinabi sa kanya direct ng Diyos yun. So, ang dami nakalaban. At yun nga, nakagulpi siya dyan, ang beses siya nagulpi, maximum prison, okay, matay na siya dapat doon, hindi lang siya naalala ng isang Eben Melek, Ethiopian, tinulungan siya. So, gusto ko sabihin, eh walang ginagawang masama si Jeremiah. So, anong ma-feel yung pag ganun? Sige nga. Makatulad yung mga false teacher niya, sila yung nakamayagpag, tapos, isinumalingan tayo, tayo pa yung lalabas na, alam nyo ba, ayun, hindi nyo siguro alam, pero pag kaya niya sa Facebook, yung mga ba, si Soriano, nasa computer na ngayon. Bihira mo yung ano eh, bihira yung magsasabi sa Baptist na gano'n, si ginawa ni Soriano. Bihira. Siya lang gumawa ano, kasi nga, talagang anak ng demonyo eh. Yung iba, hindi nga tinatouch yung Baptist, kasi maliliit lang naman yan, yung kailangan tirahin yan. Pero itong isang to, akay ko eh. So ngayon, anong gagawin ko kay Soriano? For example, matutuwa ba ako doon? Ito yung ginawa ni Jeremiah, sinabi niya sa Diyos, hiningi niya sa Diyos. Okay, bukod sa Revelation 7, sabi dito, but O Lord of hosts, that triest the righteous and seest the reins of the heart. Ibig sabihin, alam ng Diyos, ang puso ko, alam niya ang aking, yung reins is kidney daw yan. Pero, ano yan, figure of speech yan, pag sinabi niya, kikita mo yung aking puso at ang aking bato. Diba? Ay, balong-balonan. Ibig sabihin nun, Lord, alam mo yung feelings ko, alam mo wala in-offend dito sa mga to. Pag nag-preach ako sa kanila, totoo, hindi dahil galit lang ako sa kanila, dahil ma-pride ako, hindi, mahal ko sila. So, Lord, alam mo yan eh. Kaya sabi niya ngayon dito, ginawa siya lang masama. Ano sinabi niya? Lord, forgive them. Gano'n ba sinabi niya? No, sinabi ng Panginoon, sinabi ni Stephen yun, pero, iba kasi itong mga ito, parang marami dito, anak ng demonyo na. So, anak ng demonyo, may pag-asa pa ba yan? Wala. Buti alam nyo na, di ba? Kaya sabi dito, gusto niya mangyari sa mga yan. Ang sabi niya dito, let me see thy vengeance on them. Gantihan mo sila. Anong gagawin ganti ng Diyos doon? Paluin lang? Patayin nyo sila. So, minsan, hindi alam ng mga kasyano yan eh. Pero, pag alam nyo, kaya pag in-offend nyo yung lingkod ng Diyos specially, mag-ingat kayo. Nabanggit ko sa inyo dati yan, na ako dati minsan, naaasal din ako ng pastor ko. Yung mga isip akong hindi na ito, pati na ito, pinapakailaman.
So, yung ginagawa ko, kailangan ko sa Diyos kasi yun naman ang common sa akin, ang Panginoon. Siyempre, sabi ng Panginoon, pinaparamdam sa akin ng Panginoon, ano pa ginawa sa'yo mali? Tignan mo, kung sinabi niyang ganyan, totoo ba yun o hindi? Eh, totoo eh. Ito ang magagali sa kanya. Diba? So, ngayon kayo, ewan kung may natap ko sa inyo sa akin, na nawala, meron, naintindihan ko yun. Gawin nyo lang, paano nyo sa Diyos, tama ba magayon kayo? Narinig nyo yung kasalanan nyo sinabi dito. Amen? Amen. Alam naman ni Pastor, nagtitiktok ako, tapos banatan yung TikTok. Hindi lang ikaw, amen? Amen. Sala ba ako? Ayan, so alam nyo, so sabi niya, ganti mo ako, Panginoon. Ginulpi siya, kung nabasa niyo yun, yung tinapot siya doon sa ano, inayaan na siya doon, hindi na siya pinatay. Kung pinatay siya, okay pa eh. Ginulpi, tinapon doon, bahala ka na dyan, ang baho doon. Grabe itong mga to, kaya sabi niya, ganti niyo ako. For unto thee have I opened my cause, Lord. Alam mo yan, ganti mo ako. So number three, again, ang mga kinover ko lang po dito, yung mga medyo dramatic ba, sa buhay ni Jeremiah, para makilala natin si Jeremiah. So una siya ay na-depressed, vexation of the soul. Pangalawa, he is, yun niya, gusto niyang i-vacate yung position niya bilang preacher. Ayaw niya na mag-preach. Sobrang tindi na naranasan niya. Pero pangatlo, vindication was asked for. Kung sinabing vindication, yun nga, iganti siya. Kaya malinis yung pangalan niya. Kasi ang bintang talaga sa kanya, ganun eh. Hindi yan sinabi ng Diyos. Eh nga sinabi ng Diyos. Talagang labanan eh. Ang dami niyang kalaban, mga prophet din kunwari. Okay? So, gano'ng kahirap yung... So, gusto kong point lang dito, yun nga, alam niyo mga kapatid, pag ikaw talaga naglingkod sa Diyos, naranasan mo yung mahirap, yung nag-issue na malingan ka, hindi masamang humingi ng vindication sa Diyos. Now, Lord, pwede ba itong anak ng demonyo na ito, patayin mo na? Hindi masama yun. Kasi siya naman ang gagawa, hindi naman ikaw, di ba? Siya mga kalay, filter niya yun. Pwede na bang patayin to? Pwede na siguro, di pa. Pinakinggan mo yung prayer nito para hindi na makapanloko ng marami. Amen? Ganun yun eh. Kaya pag nag-solvering kami yung nakakapot, nabanggit ko kanina umaga. Itong taong to, simple lang naman yung gospel, hindi niya maintindihan. Eh kasi nga, paulit-ulit, eh, masinungalingan ng mga false teacher, yung isa born again, mga Pentecostal kasi yung mga yun eh. Nawawala kaligtasan nila. Nanampalataya daw sa sila ng Diyos. Maligtas ka na ba? Opo. Eh parang nagkasala ka? Hindi po. Ano ba talaga? Kasi yun ang sinasabi sa kanila, kailangan pagligtas ka, dapat gumawa ka, maglingkod ka muna sa Diyos. Pag nagloko-loko ka na, hindi ka naligtas. So, litong-lito yung tao, kaya tumagal kami. Simple lang na. So, sinong nagtrabaho nun? Yung mga false teacher. Kaya huwag kayong magulat si Pastor, galit sa false teacher. Kasi nga, para kung for example ako, tatayo ako dito ng bahay, hinukay ko. Ayun, okay na, malapit na. Doon ako sa kabila, naghuhukay ako ulit ako para natayuan. Eh, tinabunan nung isa. Tawa ka ba doon? Tapos magtatayo ka dito, tapos isirain. Ganun ang ginagawa ng mga false teacher sa atin. Kaya ang hirap ng trabaho. Tapos yung nabanggit ko rin ng isang araw, sabi nung ano, lahat ng religion, pera-pera lang yan. May katotohanan sinasabi niya, pero hindi lahat. Kung hindi mo nakita yung tunay, hindi ko kasalanan yun. Kaya ganun pa, minsan, kaya huwag kayong maugulat, biblical po yan, napakadalas mangyari sa Bible niya, si David, sinabi niya lagi, Lord, patayin mo na to, bungihin mo to mga to. Yung mga ganun pa. Kasi bungihin mo siya, talagang, ang hirap to, sinuntok ka, sobrang lakas, basag yung, ano mo, di ba? Yung bungi ka, naranasan niyo ba? Yun ang sinabi ni David eh. Hindi lang patayin na lang eh. Gusto talagang ano. Let them wax. Ano sabi doon? As a candle. Kasi matunaw na itong mga to. Mamatay na. So, ganyan tayo. So gusto ko lang i-point out yun. Kasi si Jeremiah, hindi siya duwag. Eh, si Jeremiah, iyakin pala to eh.
iniyakan niya kasi mahal niya yung tao. Pero nung time na ito, na-determine niya na sinabi ng araw ng Diyos din sa kanya, sa Jeremiah din yun eh. Huwag niyo panalangin yan. Ang Diyos na nagsabi sa kanya, huwag mo panalangin. E pinapanalangin niya yung tao, huwag mo panalangin yan. Ano yung sabihin nun? Wala na talagang pag-aasa yun. Amen? Yun yung gusto kong makilala niyo kay Jeremiah para malaman niyo rin ang kalooban ng Diyos. Amen? Amen. Sige, number four na tayo. Last point. Ano pang meron kay Jeremiah bukod siya yung distress, vexation of the soul, vacate the position, gusto niya mag-quit, vindication, naghingi siya ng vindication sa Diyos, vengeance para sa kanyang mga kalaban. Lastly, sabi sa 11 pa rin, balik tayo konti, sabi diyan, but the Lord is with me as a mighty terrible one, therefore my persecutors shall stumble, and they shall not prevail, they shall be greatly ashamed, for they shall not prosper, their everlasting confusion shall never be forgotten. Ano yung sabihin ng confusion? Ano pa yung, ha? Pagkalito, pagkahilo, pagka minsan pagkabaliw. Yung madalas sinasabi sa Bible, let them be confounded. Yan yung napakadalas siya sa Bible. Nagbabasa pa yung Bible. Ilang beses na basa yun? Diyan. Old Testament ka na ba? Lagi sinasabi yun, let them be confounded, Lord. Kasi isa sa mga matinding parusa ng Diyos, yung kalaban mo, ano nangyari? Nahilo na, nabaliw na. Kaya minsan sabihin ng mga pastor, simple lang ang gospel, ba't nila na maintindihan? Nabaliw na eh. Hindi nila maintindihan. Tinuruan sila ng mali, sinalo naman nila, sinubukan silang i-correct ng tunay na lingkod ng Diyos, anong pinili nila? Mas gusto nila yung mali, yung kahit minsan alam na nilang mali, papiliin pa nila. Para lang sa prestige, sa pera, at sa, alam mo na, mas magaling sila, pride. So, nung gagawin ng Diyos sa kanila, ba't nang uli? Kasi yung naiging kalabat sila ng tunay na lingkod ng Diyos. Manilito na yan. Amen? Kahit napakasimple din, may kausap nga kami. Ang kaligtasan ay libre, walang bayad. Okay? Ang rewards may bayad, pinaghihirapan. Ano ba yung kaligtasan? Reward o regalo? Sabi sa Bible, regalo. Masabi niya, hindi, reward din yan. Tinawanan ako, napikon siguro. Hindi ko mapigilan eh. Reward daw yung regalo. Ano ba talaga? Nalito na. Ba't sila nalilito? Sino sabi dito? Sinabi na ni Jeremiah, itong mga kalaban natin, hindi sila sinabi prosper, hindi sila unlad, o hindi sila magpo-progress. Their everlasting confusion shall never be forgotten. Kaya again, yung mga kulto, pag pinag-aalap isa-isa, Katolik, na sila nalito, napakalinaw sa Bible, huwag kang gagawa, huwag mong sasambahin. Okay, nalinaw, di ba sa Bible? Ang gagawa ng rebulto, ang gagawa, huwag mong sasambahin, ang gagawa ng kahit ano, nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ang linaw nun eh, gumawa pa din. Nilagay pa rin nila dyan, pinaparada, end of January, long hair pa, nalito na. Sasabihin mo ngayon, di pa rin makikinig. Makakalimutan pa ba ng tao yun, na ganun yung Katolik, hindi na. Yung iglesia ni Manalo, ang layraw si Kristo ay Diyos. Nakakalimutan pa ba yun? Pwede mo lang bawihin yun? Doon nga sila nakilala eh. Jehovah's False Witnesses, yung SDA, nag-ano sila, yung mga mali silang katuluan, nag-predict sila ng pagdating ng Panginoon. Dati ng Panginoon! Hindi naman nangyari. Makakalimutan ba na tao yun? Yung sinasabi dito, kaya kayo, kahit sa atin, pwede natin i-apply sa atin to, mabata. Yung mga kalokohan kayo, pag ginawa nyo, makakalimutan pa ba ng tao yun? Sabihin natin, patawarin ka ng Diyos. Inabangon ka, inalayak ka pa ng pasto. Makakalimutan ba yung kalokohan mo dati? Lalo yung mga, alam mo na, mga kapunis sa tanas, papaalala pa sa'yo yan. Saka ikaw mismo, maaalala mo yun, kalokohan mo. So, yung lesson dito, huwag mo na lang gawin. Huwag mo kalabanin ang Diyos, huwag mo kalabanin ang lingkod ng Diyos. Amen? So, actually, ang anak ko dito, dalawa, no? So, ang point natin dito is,
Victory is found in the Lord in His words. Okay? Bandang uli sa buhay ng isang lingkod ng Diyos, siya yung mananalo. Nabanggit ko nga kanina. Advance pala ako kanina. Ano nangyari kay Jeremiah? Binatingin niyo ang kababae niya, sasakupin tayo, papatayin kayo, yung temple ubusin, pati mga bahay niyo susunugin. Eh si Jeremiah, walang bahay. Pero may binili siya ng ano, meron siya lupa eh. Ano nangyari? Yung nasabi nga sa inyo, bandang huli, binigyan pa siya ng pera. Hindi ko lang bakit, wala akong sinabi. Pwede, binigyan siya ng option. Ang galing eh, victory siya, amen? Kahit kababayan niya yung mga loko-loko, hindi siya pinabayaran. Diyos, yung sinasabi ko sa inyo, kaya pag sinabi niya, husgahan na naman ng Panginoon, ang San Mateo, dahil napaka-idolatrous, patara-parada pa dyan. Pag hinusgahan ng San Mateo, kasama pa tayo doon, siyempre panalangin natin, ispare tayo ng Diyos. Kasi, Lord, nalilingkod kami sa iyo. Ganun ang Panginoon, amen? Yeah. Nangyari kay Jeremiah, pinarosahan yung buong bayan, except siya. At saka si Baruch. Tsaka si Evan Melek. Yung mga bida lang. Yung mga tumulong kay Jeremiah. Lahat patay. Yung haring mayabang, bulag. Binulag, pinatay yung mga anak niya. Sa harapan niya, saka siya binulag. Hindi pa siya binatay. Gusto niyo ba ng ganun? Pero ganun mangyayari sa pag rebelde ka sa salita ng Diyos. Amen? Amen. So gusto ko dito ang pakita is yung una, is sa verse 11 niya, meron tayong external victory, nabanggit ko kanina. Okay? Dahil sabi niya, the Lord is with me. Okay? Tingnan natin sa Romans 8. Sabi sa Romans 8, abisado niya, di ba? Verify mo sa Romans 8, sa Spirit, tsaka sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Sabi dyan, what shall we say these things? If God be for us, who can be against us? Si Jeremiah ay parang talon-talon na, nagulpe, nakulong, paulit-ulit. Lahat ng mga prophet, siya yung tunay ng prophet, false prophet, ang dami. Sabi niya, hindi kami masakop, hindi tayo masakop. Siya lang nagsasabi ng ano, doon may kaibigan mo siyang isa. Kaso natakot, tumakbo, napatay lalo. Alam mo tayo pangalan. Pero, letter A yata ang isa nun. So, sabihin ay, pagkakabi mo ang Diyos, kaya ka bang talunin na ibang tao? Eh, nagulpi nga si Jeremiah eh. Pero bandang uli, nasa kanyang huling halakhak, sabi nga nila, di ba? So, di naman tinawa, iniyakan niya nga eh. Still, makikita natin ang protection ng Diyos nasa kanyang mga lingkod. Amen? Amen. Ngayon, dito tayo sa pinakaano natin. Balikan natin yung text natin. Alam niyo ba, bukod sa externalist, sa victory, katulad na nangyari kay Jeremiah, nasa kanyang huling halak, okay. Wala na rin mga kapulan na kasi patay na yun. Okay. So actually, yung mga natira doon, pumunta ng Egypt, pinaro sa atin. Ang naligtas doon yung mga pumunta sa Babylon. Kasi yun ang sinabi din ng Diyos eh. Ang Daniel. Yeah, sino Daniel, Ezekiel. Kasi sabi sa verse 9, ito yung magandang victory. Bukod doon sa external victory, nakita ng tao, uy, napatay lahat, siya lang hindi. Victory. Ito yung maganda, sabi dito. Then will I, then said I will not make mention of him. Ito yung kanina ano na siya, di ba? Ayaw niya na. Pero, may but. But his word was in my heart. Ayaw ko na mag-quit. Ayaw ko na mag-preach. Kaso, ayaw niya ba kuminto? Pag alam mo yung katotohanan, mapupunta sa impyerno itong mga to. Mali sila. Sinabi siya yung tama, tinuro sa iyo. At sa biyaya lang na Diyos, parang matutunan yan, naintindihan yan. So kaya mo ba talaga kuminto? Si Jeremiah sabi niya hindi niya kaya. Sabi niya, but his word was in my heart as a burning fire shut up in my bones. Naintindihan niyo ba yun? Yung salita doon ng Diyos parang nasa puso niya. Anong ginagawa sa puso niya? Parang daw apoy. Nakakita na pa kayo ng sa YouTube, ang dami nag-experiment ng gano'n, di ba? Yung
yung bakal, i-perform nila kung anong gusto nila i-perform. Gagawin nila, mayroon silang ano eh. Parang furnace sa town to, pero may mga ano na eh. Hindi mo kailangan ng malaking hugod. Maliit lang yun, meron lang lalagyan doon. Ha? Pornohan. Pornohan. Lalagay muna yung mga bakal doon, buo-buo yun. Pag siyempre, ininita niya ng ilang minuto, ang bira. Yung kahit bakal na higing liquid. Diba? Tignan niyo sa YouTube yun. This message is about to be part by YouTube. Yeah. So gusto ko lang kasi, pag nakita mo yun, na-experimento pa sila, ginawa. Nilagay sa yelo. Yung yelo, ganyan kataas eh. Sino man nanalo, yelo o baga? Yelo. Depende sa kung sino marami. Kasi experimento, konti lang yung bakal, yung yelo, ganyan kataas. Eh ako talagang umabot hanggang gitna eh. So alam nyo, pag nagbabaga yung kung ano man yan, bakal especially, hindi mo kaya contain yan. Amen? Yung salita ng Diyos ganun. Hindi lang sa kanyang puso, sabi dyan, pati sa buto niya. Isa sa mga pinakamasakit na magkaroon daw ng sakit, syempre, sakit sa buto. Amen? O kaya yung pag napasa ka, na nauntog ka lang dyan, kung sa balat lang yan, madali lang gumaling yan eh. Gas-gas lang, or pag sa muscle, medyo ma... E paano pag nabasag yung buto mo? Imagine nyo yun. Mamamali din sa una, pero pia, sakit daw yan. Marami tayo kailangan ng ganyan, interview natin. Pag lumalamig, matagal na yung binamot yung ano niya, sumasakit. Kasi nasa buto eh. Ngayon, sabi ko nga sa inyo last time, ayaw akong magpastor. So, kasi ang pastor, trabaho ng pastor, medyo madami. Masyado ka maraming responsibility. Okay yung mag-solving ka lang, katapos, ayun nga na. Wala kang naisip eh. E paano yung pastor, iniisip niya, pati gastos, pati pwesto, pati nasabihin siya ng ibang tao, nakainin ng, diba, support sa pamilya mo, ano pa. Paano pag yung anak ko, kasi pag pastor kayo, anak mo, titirahin ng jablo yan. Ako, kaya ko eh. Paano yung anak ko? So, consider mo yan. Pwede tumulong na lang ako sa pastor, di ba? Ganun na lang. Pero ang tanong, pag yung salita ng Diyos, ang lalim na sa puso at isipan mo, ngayon nga, pupunta yung tao sa impyero, tapos itong mga to, nagtinamad pa yung ibang baptist, kaya na lang ang pag-asa dapat, tinatamad pa, nagpapaloko pa din. Kakalabanin ka pa din. Pero linaw sa salita ng Diyos sa'yo. Ito lang kaligtasan, ha? Kaligtas yung iba. Impyerno yan, pag dinaligtas yan. Ang dami yan. So, anong gagawin mo? Kaya mo bang labanan yun? Ibanda muli, mas mabuti paglabanan mo na lang itong mga pagsubok bilang pastor, mga preacher, kaysa naman paglabanan kay salita ng Diyos. Nagbabaga sa puso mo, sa buto mo. May sinong kaya mong labanan yun? Hindi mo kaya yun. Kahit pa nakikita mo, pwede akong maghirap dahil sa pagpapastol. Pwede akong maraming makaaway. Mag-solve nila ako dahil makaaway. Babastusin ako dyan. Diba? Yung iba doon, nakikita ko, tingin pa lang sa akin. Iba na eh. Buti kayong blood. Kaya maganda, partner kami. Pag medyo asa na sa mukha ako, pagsiba, diba yung dating nito eh. Nahihimas niya eh. Diba? Kaya kayo, tulungan tayo doon. Amen? So, yun ang nangyari dito. Yun ang sinasabi ko rito, victory, internal victory ni Jeremiah. Again, bago pa magkaroon ng external victory na napatay yung lahat ng kalaban niya, yung matigas ang ulo, nahusga ng Diyos, taon yung bago makita yung victory niya. Pero alam niyo ba yung victory na I hope and pray na meron sa atin ngayon lahat. So, umatid ka ng church, nagbabasa ka ng Bible, iba hindi nakikinig, pero ikaw nakikinig. Ano yung pwedeng meron ka? Ito yun. Yung message ng Diyos, maintindihan mo. At hindi yung matulad ng iba lang na nakiging Kristiyano lang. Si Jeremiah, alam mo, abit, totoo siya eh. In-endure niya yung mga ganong hardness. Bakit? Dahil may gusto na siyang patunayan? Dahil alam niya mapahiya? Bila ko, mas gusto ko ng mapahiya kung hindi naman ako tunay. Isa naman, maranasan ko yung maranasan niya. Pero dahil tunay siya, hindi niya kaya pigilan yung salita ng Diyos. Matutuwanan ng Diyos.
Ginawa na lang niya. Amen? Amen. Yung iba, hirap maglingkod sa Diyos. Bakit? Natatakot. Maraming bagay po sa natatakot. Minsan din niya kaya maglingkod. Kaya gusto ko sabihin dito eh. Si Jeremiah, baliktad na. Hindi niya na kaya hindi maglingkod. Makita niyo yun? Yun ang kwento dito. Kaya dito, but his word was in my heart. Nasa puso ko na yung salita niya. Gusto kong umabsent sa church. Kaso, naaalala ko lagi, Hebrews 10:25. Hindi ko maalis. Yung mga narinig ko ay pastor, hindi ko na maalis yun. So kaya kahit yung umatin, atin na lang ako kasi naman labanan ko ito, di ba? Parang wala labanan yan. So willing tayo, ako. Holiday, nakalang pahing eh. May hapon pa naman. Diba? Magalang tayo. Narinig ko na yung kabutihan ng Diyos, gusto niya maligtas yung iba, pero iba, ang hirap maligtas. Hindi naman dapat mahirap, kaso nga, dahil false teacher. So, kailangan ng false soul winner. Hindi pa ako marunong, hindi mag-train ka, sumama ka lang, matututo ka. Hindi naintindihan mo na ngayon yun. Ha, tamad pa rin ako. Kaso naalala ko, maraming mapunta sa impyerno. Amen? Amen. Eh, wala mo silang pakialam eh. Hindi nga nila alam eh. Para sa kanila, yung piano, biro-biro lang. Yung dating dato, nagmamalaki pa. Ewan, kilala niyo yun. Nasa kanto doon. Narinig ko ba yung sinabi? Ay, dating daan na ako eh. Sigurado nga ba sa langit? Basta, ano lang. Parang napakagaan lang sa kanya yung piano. O di sinabihan ko na lang, di yan seryoso yung piano. Hindi maaalala mo yan. Halimbawa sa Soriano, post-teacher ka, wala pakialam eh. Kailangan gumawa ka ng mabuti. So, sana ganun tayo. Kung nakikinig kayo, kaya nga nalakas ako yung boses ko, ano, hindi natakot si Aliana. Diba? Reaching lang ganun si Pastor. Amen? Ano, tumimo. Pumasok. Basahin ko na nga yung sinabi pa dito. At the end of the chapter, ito yung sabi ng Panginoon. Through Jeremiah. Amen? Ano ba yan? Sinabi niya ang kanyang salita ay parang gano'n din. Wala. Tignan niyo ah. Na pala yun. Okay, sabi niya, is not my word like a fire, said the Lord, and like a hammer that breaketh the rock in pieces. Alam niyo yung mga bata, puro law ang utak niyan eh. Kaya pag narinig, yung preaching ng salita ng Diyos, ang sabi sa Bible, remember now, thy Creator in the days of thy youth. Bata ka pa? Kailan ka maglilingkod sa Diyos? Pag matanda na ako, hindi mo na kaya. Nakita niyo yung post natin sa church website, Facebook, maganda yun eh. Nung bata siya, too early to serve the Lord. Nung medyo bata na siya, too happy to serve the Lord. Nung marami ng pera, too busy to serve the Lord. Nung matanda na, too old to serve the Lord. Nung patay na, too late to serve the Lord. Ito niyo yun. Puto excuse kasi. Kaya mga bata, yun ang pangarap ko sa inyo, panalangin ko sa inyo. Yan, mga kakapatid dito, tatlo na kayo ngayon. Kung magpapamilya dito, sana. Matino ko itong mga to. Si Lendong, may boyfriend na. Di pa. Friend pa. Sana. Friend pa lang. Yung dalawa, kaya pumapadali, ha? Panalangin ko sa inyo, hindi masabayan, maganda yung pamilya, mahanda lang kayo, amen? Pag pumasok kayo sa responsibility na yun, na-train na kayo sa salita ng Diyos, may purpose na kayo, tinitingnan nyo na yung future ko, tatanda ako, mag-aanak ako, lahat yan maglilingkod sa Diyos. Amen. Hindi yung katulad ng iba na hindi mo alam, maglilingkod, aalis, pangit. Diba? Pero hindi puro excuse. Kasi na-train ang salita ng Diyos. Amen? Ang ganda na minsan yung salita ng Diyos. Amen. Kahit ako, hindi ko nalabanan ito eh. Kaya ang conclusion natin, let us take the word of God. By the way, sino ba yung word of God? Ha? Jesus. Sino yung nasa puso ng bawat
ligtas ng Kristiyano? Holy Spirit is Jesus. Amen? Lalabanan mo ba si Jesus? Paalo ka. So, anong dapat mong gawin? Huwag ka na lumaban, sumunod ka na lang. Amen? Ano bang napansin nyo ba yung pagkakapareho, pagkakaiba ng message ni Jeremiah kay Jesus? Pareho pa sila o hindi? Same. Pareho po. Hindi, di ba yung Judah lang tsaka Babylon yung kalaban ni Jeremiah? Kalaban ni Jesus, Babylon ba? Ganun din, si Satanas. Pag nasakop kayo, lagi sinasabi niyo, di ba? Tatlong klase ng tao. Anak ng demonyo, anak ng Diyos, ligtas, ito, wala nang pag-asa yung anak ng demonyo. Yung pinaglalaban natin, nasa gitna. So pag na, nasakop yan ng Babylon, paano na? Wala na, pag-asa. Kaya ito, pinaglalaban natin yung armpack, yung baybaysapa, yung lisit. So, ang hirap minsan, di nagko-cooperate yung iba. Inip na inip sa church. So, uwi yan, kainan. So, may paglaban tayo, men. Yung tamang laban. Kaya, anong message ng Panginoong Jesus? Eh, di ganun din. Pinaglalaban ito, mga kaluluwa na ito. Huwag mapunta sa impyerno. Amen? Amen. Namatay na nga siya para sa atin. Siya na yung nagbayad niya. Ano, gawin na lang natin yung ating part. Katulad ni Jeremiah. Ginawa niya yung part niya, nasaktan siya, so what? Nasa kanyang victory dito sa mundo at sa afterlife. Nakikita ko lang si Jeremiah, napakaraming reverse. Ngayon pa lang eh. Ginagamit yung salita niya, yung attitude niya, kaya na pinag-aralan si Jeremiah, okay? So gagawin sa salita ng Diyos, hey Jesus, ikaalam natin, huwag nating pigilan. Amen, gawin na lang natin yung gawain ng Diyos. Hindi mo alam, aralin mo. Tiyunting, soul winning, tumama ka soul winning, matid ka lagi ng church, nakinig ka, nasa church ka na, amen? Amen. Let's pray, Panginoon, maraming salamat sa inyong insight, Panginoon, yung dakilang lingkod, Panginoon, napakatagal na, pero kanyang pangalan, Panginoon, ay sakit pa rin sa tenga ng mga kalaban niyo po, Panginoon. We pray na si Jeremiah, maalala namin ang kanyang katapatan sa inyo, naging matapang niya, at the same time, mapagmahal niya, Panginoon. Makita namin kanyang attitude sa kanyang bayan, ligod sa kanyang Panginoon. Kaya tayo niyo pong pray na makuha namin, Panginoon, attitude ni Jeremiah na matapang at the same time. Doon yung puso niya, Panginoon. Minsan, gusto niyo lang mag-give up, pero siya po yung nagpatuloy. Dahil hindi niya pinigilan, hindi niya nilabanan, Panginoon, ang inyong salita, hindi niya kayo nilabanan. Nagpasakot lang siya sa inyo. At nakakapta niya po, Lord, ang both victory, internal and external. Panginoon, I pray sa mga kabataan, Lord, at yung mga adults, kayo po ang masunod sa akin po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, kayo po yun. Nakasalamatan namin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.